Ang lesbian, pwede siguro bakla. Feeling ko, ano ako, boy ako, ganyan. Nandiligaw, ganyan. Wow, Chong! Mga babaeng repap! Ano sa, hagubuhat ng bangko, marunong talaga kami. Kaibigan ko dati, nandiligaw sa akin. Alep ang lalakas ng dating! Sa 8 taon ng Dots Entertainment, patuloy pa rin at mukhang lalong tumitindi ang mga intriga. May mga miyembro raw kasi ng programa na kung hindi ba din, e tomboy. O kaya naman, e super yabang. Pero ang tanong, is that true? Chismis number one, that's bading? Mamu, may mga mindaw sa programa. Pag walang nakatingin, nagiging tita. Truly nga ba? O suspect number one, Darwin Cruz. Una ko nababalitaan, nagagalit ako. Actually, 2 weeks in a row, so that's... And I portray the role of Darna Wynn. Dress up ako na babae. I like doing the role. Sabi, nakaka-attract pala ako. One time naman, ako, I used to be very close to Chucky. Pag gano'n naman, kasama mo isa, mga chichismis kayo eh. Pero nung nalink ako kay Chucky, siya daw yung bading, hindi ako. Noong tinay, may nakakasama akong gano'n. Pero... For me to be one, coming soon, we don't know. Pwede pala? Posible ba? Aba malay, suspect number 2, ang nababalitang jowa ni Darwin, si Mark Tejada. Nakakaloka ka rin. Ano ba kaya siya to? Hindi maganda eh. Ano ka totoo? As in, kung 1 to 10, 0. Sinabi ni Darwin, hindi siya bakla. Hindi rin ako bakla. Nagiging close kami kasi lagi rin kami magkasama. Ano masama na kasama kang lalaki kung kaibigan mo yung lalaki, diba? Basta ako, masasabi ko lang. I am very sure of myself. Yung lang. Chismis number 2. Mga babaeng na pagkakamalang tomboy. That's Bianing. Hanep, Chong. Gandang mga babae. Kung pumorma daw, parang pare. Suspect number 1, Maria Salvador. Hindi ko pwede. I love guys. May friends akong ganun, pero hindi naman nila ako niligawan. Makikipagkaibigan ako sa mula, pero ligaw. With a guy pwede, pero with a girl, ewan ko. Ang pagbabago niya. Hindi ko bahala na sila. Chong! Mga ayaw umamin. Yung susunod kaya, bibigay? Suspect number 2, Christine Sablan. Nung nag-aaral ako sa school, super girls sa school, na-attract ako sa mga girls. Sabali, nahawa lang ako sa mga barkada ko, syempre. So parang, yun pala yung school. Feeling ko talaga lalaki ako. Hindi ko sana yung mag-dress. Hindi ko talaga maalis na ma-attract ako sa girl. Yung minigawan ko before, long hair. Pero wala na yun. Babae ako, babae ako. Chismis number 3, mga miyembrong malalaki ng ulo. Das lakas dating? Wala talagang matindi. Kahit bago, sila raw binibigyan ng matinding pansin. Oh, laban kayo. Suspect number 1, Broadway Boys. Nabuo ni Kuya Jers ang Broadway Boys. Pinili namin tatlo. Siguro may mga nakita nga sa potential. Kaya siguro sila hindi may pili. Dapat nang mapaita mo sila ng talent nila pa. Panlaban namin, ako, marunong mag-gitara. Si Efren, marunong siyang magkumanta. Si Abel, magaling siya sumayaw. Iba sila, iba kami. Suspect number 2, lumalaki na rin daw ang ulo. Dahil paborito, Isko Moreno. Miyembro naman ng Magnificent 7. Hindi naman po totoo yun. Lahat kami pare-pareho sa mga trato sa amin. Basta ako, I'm trying to please everybody. Saka wala naman akong pagyayabang sa kanila. Kala nga, porque may gamit akong ganito, may gamit akong ganun, ipinagyayabang ko sa kanila, hindi naman. Siyempre, tinitigman ko din yung mga magagandang gamit. Dahil nung araw naman, hindi ko naman natitigman yun. Mga badi, mga pianing, mga malalakas ang dating. Totoo man o hindi, ano naman kaya ang masasabi ng tao nagtatag ng That's Entertainment sa mga alaga niya? I don't believe na kailangan pa nating halungkatiin ang tungkol sa private na pamumuhay ng isang tao. Hanggang hindi siya nakagawa naman yung totally mortal sin na natin husgahan. Kung merong lumalapit sa iyo at nangangako na magbabago na, I think karapatan lang natin bigyan siya ng pagkakataon. Ang hirap sa pakialaman ng isang bagay na nakasabihin naman wala kang pakialam dito, Kuya Jens, mapahiya pa ako. Di ba? Maraming magpapalala lamang ako. Wala akong hinahangad sa dads, kundi makatulong.
who is thrown out of work by the boss.